Kung mapapansin nyo po, ito pagkalaki ng crack sa interior walls, palitada, ito po ay talagang paano natin ba masusolusyonan ang gantong problema. So ito na po ang ating susunod na gagawin. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back sa ating channel. Ang video po natin today ay mag-i-skin coat si Utol, mag-DIY. So, meron siyang technique para less liha, yung less na malesin yung pagliliha mo. So, titingnan natin kung ano yung paano yung DIY niya. Bali, andito ako ngayon sa bahay niya, kanyang bahay to. So, na-i-vlog ko na to dati, and last week lang ata, basta yung bahay ni Sir Utol, ni Utol. So, check nyo na lang kung gusto nyo malaman kung anong style at design ng bahay na to. At saka yung house tour. So, yan, nilalagyan niya muna ng tape yung mga hamba para hindi siya madumihan at malagyan ng skim coat. So, ito ay DIY lang po. Disclaimer, ha? Hindi ito mga professional kami. So, bigyan. At ang gagamitin niya po ay itong Zemcoat ng ABC. Baka naman Zemcoat ABC, sponsor naman dyan. Padala niya sa akin dito. So, so yan, una ay minix na niya. Nilagyan niya ng powder at saka tubig. Yan. Pwede niyo naman itong haluin ng manual kung wala kayong pang ano. Basta talagang make sure lang na talagang kailangan yung ma-mix ng maganda. At tinakulba natin ng karton dahil nagtatalsikan po. Ang timpla kasi nito ay malabnaw, yung parang pong pag bumili ba kayo ng pintura na hindi nilagyan ng nag-add ka ng tubig o kaya ng thinner. So yan, ganyan lang. At syempre dapat po naka-prepare na yung wall nyo, yung wrap wall. So, yan, dapat na tik-tik na yung mga baton na baton niya, mga excess na ganyan na pinagpalitadahan. Kaskasin nyo lang ng paleta o kaya kung ano mang matigas para matanggal yung mga bato-bato. Kasi meron pa yung excess na tulad nito, ayan, naayos na, natanggal na. So, at pagkatapos naman na malinis na yung pader, syempre, babasain muna natin bago lagyan ng skim coat. Pwede kayong gumamit ng roller or pwede na pa wisik na or pabuhos o kung basta mabasa na yan po. Ang mahalaga naman po dito ay mabasa kahit anong gamitin yung paraan. Ayan. Nasa sa inyo. Dire-diretso nyo lang hanggang sa mabasa na yung isang portion na gagawin nyo. Bali sa pagbabasa nyo yung ganito, mapapansin nyo yung palitada kung may crack yung ba o wala. Meron kasing ganyan na nagka-crack tulad nyan. Ayan o, nakakita nyo na may crack. At ito po yung minix niya na kanina. At ngayon, kailangan nyo muna uling haluin bago pa i-apply sa pader po. Yan, halo lang. At ina-apply na, bali gamit ang roller brush po. Mas maganda ang ganito, mabilis ang roller brush. Parang nagpipintura ka lamang. Ito yung first coating niya. Dire-diretso lang. Thank you.
dinediretso niya na. Ay, unti-unti. Masyado yata mahaba ang tangkay ng roller brush. Hindi maisa. Hindi makaikot. Ayan. Siya nga po pala ang gumagawa nito. Mismo ay ang may-ari ng bahay na yan. Sir Utol. Kanya tong bahay na to. Inuunti-unti niya lang dahil nga bakasyon. Ayan. So bali kung mapapansin nyo, ayan, di ba may crack nung nabuhusan ng tubig. Di ba, naglabasan. Ayan o. Meron pang malalaki pa dito ng konti. So kaya ba ito ng skin coat? So ayan ang ating titingnan at alamin. Bali, itong pagkakrak ng ganito, hindi naman talaga maiiwasan. Minsan, matabang ang halo or hindi naman matabang ang halo ay hindi labulin ng maganda or medyo tuyo yung palitada niya, yung halo, hindi magandang pagkakahalo dahil tuyo, kulang sa tubig. At saka ngayon sa panahon ngayon, dahil di ba sa atin naman sobrang init, kaya sa tagal na din ito putok na, pumutok-putok na. At saka minsan hindi makapal ang palitada, manipis lamang. So di ba ano siya, hollow block, di ba? Tapos papalitadahan mo na parang pinatadahan mo lang na manipis, or hindi din minsan nalagyan ng rebukada. Yun, hindi nilagyan ng ganyan. So diretso palitada na minsan, kaya yun, hindi natin alam saan hinito kung paano ba ito ginawa. Hindi ko naman nakita. Disclaimer lang po, bali hindi ako expert sa pagpapalitada, kaya sa mga professional tayo magtatanong about diyan. At ito na po yung second coating. Pinapatungan niya na yung, yan kanina yung una. Ito na yan, yung pangalawa. Diba, kita nyo, wala na. Hindi nakita. So, tingnan natin mamaya. Yan. At sa pag-a-apply po ng second coating na ganito, tantyahin nyo lang po kung gaano kalaki yung sa inaakala nyo na hindi agad matutuyo yung in-apply nyong second coating na to. Dahil po sa pagbubuli. Tulad nito, ito ang gagamitin natin, yung trowel or yung radelang bakal. Kailangan linisin, makinis po yan. Linisin muna natin. At bago siya pahiran or ibulihin. Yan, buli. Yung tawag na para kuminis. Yan, tulad yan. Yan, inuunti niya. Straight lang ang hagod. At saka po, flat dapat yung rodelang bakal or yung trowel. At ito po yung style niya, isang straight na hagod. At mamaya po, malalaman nyo kung, titingnan natin kung makinis na mga ba talaga. Bali, at saka yung kung natakpan ba talaga yung crack po. So, tingnan natin kinabukasan. Baga halimbawa, ngayon siya nag-a-apply ngayon, bukas titingnan natin kung may crack pa ba o wala na, dahil kailangan matuyo muna yun para makita natin talaga ba. So, et, bali, itong ina-apply niya, pagka second coating at hindi pa rin po maganda, nakita nyo may mga rough pa rin. So, add lang po kayo ng third coating. Itong kanya ay third coating na po ito yung in-apply niya. So, yan. Hinahagod niya lang ng straight down uli. Para makinis. Tingnan nyo, nakikita nyo naman. Oh, makinis ng hagod. Isang straight, pataas. Ito po yung style para siya ay less liha. Malesin yung paglilihan natin. At lumabas na makinis. Ito po. Kung baga, kukunti na lang ang ating lilihahin. Diba? So, yun ang style. Thank you.
At kung napansin nyo, ayan, napakalaki ng crack. Ito, napakalaking problema din sa pag nagpapagawa na tayo ng bahay, yung mga palitada sa wall, lalo na sa interior. Okay lang sana kung sa labas, eh, hindi masyadong pansinin pag nasa loob. Paano ba natin ito susolusyonan? So, ito na, susunod natin gagawin. Lagyan nyo lang po ng skim coat, pahiran, at yun po ang ginagamit namin na pang, pwede siyang pang ano sa mga crack solusyon. So, ayan po, di ba, ang first coating na. Nung medyo tuyo-tuyo na siya, pinahiran ulit. Ito, baga second coating na po ito eh. Tinan nyo, unti-unti na po siyang nawawala. Yan, pahiran niya, diretso nyo lang. O, unti na, nawala. O, siya, di ba, nakita nyo, wala na. So, ang susunod po naman dito ay gumamit kayo ng trowel. Pahiran nyo kaagad habang basa-basa pa. Yung trowel o yung radelang bakal. So, yan ang ginagawa. Tingnan nyo po. Ayan. Basta straight lang ang hagod pataas. O kaya pababa. Depende sa inyo. Basta malagyan. So, ito na. Ayan. Oh. Idiin nyo lang po muna. Kasi yan para sumiksik doon sa pinaka-crack. Tapos ayan, di ba, halos wala na kayo makita. So, ito ay second coating pa lamang siya. Ayan, oh. So, dagdagan nyo pa po ng third coating. So, ito po, ayan ang ginawa niya. At ayan na, halos, di ba, yung kahapon nakita nyo. Ito, kinabukasan na to, na binidyo ko. Wala na po, kahit na crack hindi nyo na makikita. Hanggang third coating po kasi siya. Ang tumigas. So, ayun po, hanggang dito na lamang. I hope na meron na naman po kayong napulot na kahit na konti sa ating na-share. Thank you po for watching. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Till my next video po. Salamat!